Kaya ngayon pa sumama ang panahon ng ganito. Kaya mo, anak, darating na si Mariano at kayong kasama na ng Lord. Huwag na kayo masyado magkala. Darating na yun. O bakit wala kang kasama? Hindi ko inabot si Manang Sela. Anong gagawin natin ngayon? O paano ngayon ang asawa mo? Paano si Josepa, ang anak ko? Mariano! Josepa, alam mo namang wala akong kamalay-malay sa bagay na yan. Anong gagawin ko? Ang inang na lamang tatawagin ko. Ito ang gusto ko. Ito na lamang maalam mo na hon. Ganda-gandang bata niya. Ano ba yan? Lalaki o babae? Lalaki ho. Lalaki? Ako, lalaki. Ako ko, Srepte. Teka nga muna. Ba ang ating ipanganganan diyan, ha? Yung maganda. Ano nga ba? Ferdinand! Ferdinand! Ilang panahon pa't hindi na kita mabubuhat, ang bigat-bigat mo na. Ang hindi ko lamang magustuhan, pinapagod mo ang lola mo, tignan mo. Naku, yung anak mo, napakamasyadong malikot kung saan sana nakararating. Pagbut na ako ng kahahanap. Pabayanan ninyo, inang, nang lumaki siyang malusog. Tatang, bakit niyo ako tinatawag? Aba, nakalimutan mo na ba? Ngayong umaga kita ipalilista sa eskwela. Siya nga pala, palagaran lang, hindi na ako maglaro. Maglalaro ka rin, pero tuwing Sabado at Linggo na lamang, ha? Ah, sige nang, lalakad na kami. Siya, bakit na nga kayo? Mapapalad ang mga mapakpakong babang loob sapagkat kanila ang kaharian ng lang. Mapapalad ang nangahahap sapagkat sila'y aaliwin. Mapapalad ang maaam sapagkat mamahalin nila ang lupa. Mapapalad ang nangagugutom at nangauuuhaw sa katwiran sapagkat sila'y upusugin. Mariano!
Ay, bakit ka umiiyak? Dami-dami mo rin eh. Eh, bakit ka lumaban? Teka muna, sino ba nagsimula ng away? Eh, yung mga batang yung sulbahe. Eh, bakit ka nga lumaban? Tingnan mo nangyari sa'yo niyan. Hindi ba sinabi ko sa'yo na kapag hinagis ka ng bato, nagantihan mo ng tinapay? Hindi naman tama yan sa lahat ng pagkakataon. Eh, nadinig mo naman ang sinabi ni ina nga, hindi siya nagsimula ng away. Para sa akin, ay hindi masama sa isang lalaking ipagtanggol ang kanyang sarili. Yan naman ang hirap sa'yo eh. Tinuturuan mo ng mabuti itong bata. Kinokontra mo, kaya lumalaki ulo. Yan lang nga inang at baka masulig yung linuluto. Halika, Beth. Halika, mag-uusap tayo ng lalaki sa lalaki. Alam mo, hindi ko pinipintasan ang ginawa mo. Ang hindi ko lamang nagustuhan, ay umiyak ka. Ito ang tatandaan mo, Beth. Ang isang lalaki ay hindi umiiyak nang walang matinding dahilan. Naintindihan mo? Opo, tatay. Ganyan. Dapat mong malam na ang mga babae lamang ang hindi marunong magtiis ng sakit. Ang luha ay kahinaan. Hindi ko na ibig na makikita sa iyo ng uli, ha? Mahutay, matatag. Nakakasiguro tayo. Huwag niyo intindihin niyan. Kung yan lang, hindi tayo tatalunin niyan. Tenes na tayo. Hindi masyado nagbago ang nolak eh. Ganda-ganda ng mga damit na sinusuot.
niya talaga, hindi kayo masyadong nangangalala. Siyempre naman ang tatangang mananalo. Hindi, nasa taong bayan niya. Inang, mabuti pa sabi mo na sa asusalo, walang kailangan natin. Ayan! Eh, sige na ngayon na, ibig ko malaman. Eh, gano'n. Eh, di ko para kung wala siya, hindi maihanda niya kailangan natin. Ayan! Ano ba? Eh, kung ano eh. Ano? Matrikula ko sa eskwela eh. Matrikula? Oo. Uy, hindi mo honor ka. Bakit sumasama? Aban, Lola naman, hindi ko mo honor student ako eh. Ba'y kailangan tayo magbayad din sa eskwela? Eh, siya. Mamaya na natin pag-usapan. Makakain mo na. Nakumbay na, Lola. Ito nga ako, gutom na si Pasipi ko eh. Ako naman, dinay lang to. At tayo kumain ng lahat. Halika yung lahat. Halika yung tayo. Halika, pagbigyan natin. Nakakasiguro na tayo eh. Pauho! At katunayan eh, malapit na matapos ang bilangan. Malaki na ang agwat ng ating kandidato. Kaya natitsa ko ang tagumpay ng ating kandidato. Mabuhay! Mabuhay! Kaya po, nandiyan na po ang mga taong bayan para upo kayo batiin. Ay, naku, maraming salamat. Ay, mag-inuman. Padre! Kain kayo ng kain. Ano ba't nasa harap kayo ng pagkain eh? Pagkalulungkutin nyo, isip mo kayo na mataya. Apa, eh, huwag niyo nga intindihin yung politika. Kumain kayo na kumain. Sa nga naman, tatam, marahil ay iminulat sa atin ang katotohanan na tayo hindi nababagay sa politika. Mabuti lang ang nagtago niyan eh. Ngayon ay magkakasama-sama na tayong lahat. Hindi ba, Nanang? Hindi kagaya ng araw. Si tatang ay naiiwan dito sa probinsya. Eh, tayong lahat ay nasa Maynila. Ngayon ay makakasama na sa atin si tatang sa Maynila. Tama na, Perdi. Sinasabi mo isang pag-urok. Hindi ko maaaring magawa. Dito ako nadapa. Dito rin ako magbabangon. Hindi magatuwag. Wala na naman sa pinto ang ito. Bakit mo kaming nahaglaman? Ang ibig ba sabihin ay magsawalang kibul na lamang tayo. Palampasin na natin ang kanilang insultong ito. Yan ang harapan natin gawin, Manny. Humingahon kayo. Kung humingahon, bibingi-pinga na lamang ba tayo rito para pagtawaran buong bayan? Hindi mahalaga sa akin ang sasabihin ng sinuman. Ang hindi ko mapapayag. Kayong padala kayo sa kanilang pakili at makalimot kayo sa inyong sarili. May katwiran ng nanang mo, pagkat yan lamang ang hinihintay ng inyong mga kalaban na kayo makagawa ng labag sa magandang asan. Eh, sila ho itong nagsimula eh. Gusto yatang yura ka ng aming pagkalalaki. Higit na lalaki, marunong magtimpi at magpakahila. Pabayaan natin silang maglasing sa kanilang tagumpay. Patunahin natin sa kanila na ang mga barkos ay maluwag sa kalooban. Tatanggapin ang kanilang pagkatanan. Ang mga taong yan ay mga walang sariling bait. Kung papatulan ninyo sila, ay higit kayong magiging ulol kaysa sa kanila. Sabi mo lamang yan, sapagkat hindi mo nararamdaman ang sakit ng kanilang ginagawa. Balitbasa, hindi kayo isang tunay na Marcos. At bakit? Hindi ba ako ang asawa ng kanilang inuupasala? Kung mayroon dapat na masaktan sa pangyayaring ito, ay hindi ikaw na kanyang kapatid.
hindi ako. Ako na kanyang kabyak ang dapat masaktan. Kaya kung ibig ninyo, kung mapilit kayo, sige! Tumulan ninyo sila! Magpaulol kayo! Daramdamin ang sinabi ni Pio. Nabigla lamang siya. Pinakilala mo sa aming lahat ngayon na kung mayroon mang karapat-dapat sa pangalan niya ay wala nang hihigit sa iyo. Ngayon ko lubos na naunawa na kung ako nga pala'y magpapakababay, hindi maaaring hindi kita idama. Ako ang patawarin mo sa'yo. Wala kang dapat ihingi ng tawa. Ang mga pangyayaring ito'y nagpapatunay lamang. Ako hindi nagkamali ng pagpilit ng aking kabyak. Patawarin mo rin ako yun. Nabigla ako eh. Sa akin, Biggie? Hindi yun. Yung sinundan ito. Parang may nalig akong putok ng rifle. Eh, siguro mayroong mga namamaril na mga paniki dyan. Eh, alam mo naman, pag tagulan, marami namamaril dyan eh. Okay. Pero ang ulan ngayon eh. Sino naman namamaril ng paniki ngayon? May pula ngayon po. Kung sino naman napaputok ngayon, may malaking dahilan. Kaya ako nagtuloy dito sa inyo. Ay para wag akong abala sa pagre-review ko. Eh, ikaw na mismo nag-abala sa akin eh. Abay, kung ganun ka ng ganun eh, mabuti pa. Doon ako sa amin nag-review. Kala ko. Tulog ka na nga dyan. Kala ko ba? Gusto mo ng diskusyon? Oo, oh, nga gusto ko. Eh, hindi ngayon. Nagre-review ako eh. Natulog ka na nga. Buwena ako. Kailangan sumamok sa akin sa parte. Ano? Dinarap lang po. Sino yata ang pinakamabigat at tungkuling ni ata sa akin? Dinarap kita sa salang pagpatay sa yung mga diputado ng alundasan. Baka nagbibiro ka. Ano ang ibig sabihin ito?
Mabuti't dumating kayo. Kayo ay talagang padadala ng Subuena, sapagkat kayo man ay nasa sakdal din sa salang pagbabalak na pagpatay sa pinaslang na kinatawan. Kabaliwan! Malaking kasinungalingan! Hindi ba naman katawa-tawang apat na taupan lumipas bago nila na-invento ang kasinungalingan ito? Anong kasinungalingan? Ito isang pangamalagis na hindi natin dapat pangampasin. Pati kinabukasan ng bata ay gusto nilang wasakin. Ewan ko. Hindi ko masasagot yan. Ang halaga ngayon ay ang maayos kagad na ating piyansa. Yan nga ang iniisip ko eh. Masyado nga istorbo ang ating pag-aaral. Kung hindi nila ako palalayan, kahit na pansamantala lamang. Kung meron ng mga tao na nakusiksa, ay lalong marami palang naniniwala sa aking katapatan. Sa pagkakataong ito, ay kahinaan din kaya para sa isang lalaki ang maluha sa labis na kagalakan. Sawa ng Diyos. Nasagot ko ang lahat ng tanong. O bakit yun? Hindi ka ba maligaya? Tumanggap ako ng pasabi. Buhat sa probinsya. Nabukas daw ay kailangan ka sa pagbubukas ng iyong isa pili. Natatakot ako, Ferdinand. Matatakot ako. Bakit kayo matatakot din? Wala naman akong kasalanan. Totoo bang wala kang kasalanan, anak? Totoo bang... Inam, kung nung araw ay iminulat ninyo sa akin na ang San Marcos ay hindi marunong umiyak, ako naman nagsasabi sa inyo ngayon na ang San Marcos ay hindi marunong magsinungaling kailanman. Kaya't wala kayong dapat ipangamba. Nangangamba lamang ako, anak. Sapagkat sa buhay natin ito, kung minsan ay may nangyayaring, ang walang kasalanan ay napaparusahan at ang tunay na may sala ay nakakalayang. Naniniwala ako, ina. Hindi lamang sa katarungan ng batas, kung hindi lalong-lalo na sa katarungan ng Diyos. Sapagkat nalalaman kong magtatagumpay ang katotohanan. Kasama mo akong magdarasal, anak. At kung ano man ang mangyari, paaasahan mo. Lagi mo akong karamay sa lahat ng sandali. Sabihin ninyo ang pangalan. Calixto Aguinaldo po. Tagasang? Tala po. Ginong Aguinaldo, kayo iniharap sa paglilitis dito dahil sa pahayag ninyong meron kayong nalalaman tungkol sa naganap na pagpaslang sa nasawing inatawang Hulyo na lundasan may apat na taon na ngayon na nakakaraan. Totoo po yun. Kasi nadinig ko lahat ang binabalak ng mga Marcos na iligpit ang kinatawan. Paano nangyari ngayon? Sinabi ninyong taga-Tarla kayo pagkatapos nangyari ang pagpatay sa batak. Tumira po ako sa bahay ng Mama Marcos isang linggo bago mag-eleksyon hanggang sa magalap ang pagpatay.
Ano ang dahilan at kayo ay natira sa bahay ng mga Marcos noong mga panahon ngayon? Ako po eh, bodyguard ni Ginoong Quirino Lizardo. Eh, hindi po ninyo na itatanong sa akin kung sino si Quirino Lizardo. Siya po ay bayaw ni Ginoong Mariano Marcos. O ano naman ang dahilan at isinama kayo ni Ginoong Lizardo sa Batak? Para daw po tulungan namin ang kanyang bayaw sa kanyang kandidatura. Ginoong Aguinaldo, sabihin ninyo sa ratang hukumang ito kung ano yung sinasabi ninyong narinig ninyo na pagbabalak sa pagpatay sa nasawil. Abay, ganito pong ang pangyayari. Marami pong pagpupulong alaganap. Ang umpisa po eh, pecha 15 ng Setyembre nang kami po ay dumating sa Batak. Kinagabihan po, nagpulong kami. Sino-sino ang naroroon sa tinutukoy mong pulong? Si Ginoong Mariano Marcos, ang kapatid niyang Pio, ang bayaw niyang si Ginoong Lizardo, si Ferdinand at ako. Ngayon, Ginoong Aguinaldo, ano ang kanilang pinagpulungan? Mabigat daw po ang laban ni Ginoong Mariano Marcos. Tila raw po masyadong malakas ang kinatawang huli na lundasan. Sumalangit daw ang kanyang kaluluwa. Sa binalak nilang pagpatay na yon, Ginoong Aguinaldo, tiniyak ba nila sa kanilang plano kung sino mismo ang papatay o kung sino ang kakalabit sa gatilyo ng baril? Ang bata pong si Ferdinand. Silencio! Magpatuloy kayo. May natinig ba kayong dahilan kung bakit ang batang Ferdinand Marcos ang kanilang napili? Mayroon po. Ano yun? Unang-una po, asintado daw po sa pagpadil si Ferdinand. Quite champion po pala siya sa kanilang universidad eh. At baging sa pamamaril ng ibon, pahusay din daw. Yan lamang? Ba, meron pa po. Kaya po naisip kong talaga pala silang mahusay magplano. Ano pang ibang dahilan? Eh, minor de edad daw si Ferdinand. Wala pa po pala siyang 18 anyos doon eh. Kaya kahit daw mahuli, eh hindi pa maaaring mabilanggo. Pinakamabigat na raw yung ipadala sa Lulumboy. Ah, yun po lamang, Ginoong Aguinaldo. Maraming salamat sa inyo. Nasa panig ng tagapagtanggol ang pagtatanong sa akin sa kasi. Ginoong Aguinaldo, kayo'y sumumpa sa harap ng hukumang ito na magsasabi ng katotohanan, buong katotohanan at pawang katotohanan lamang. Eh, totoo naman lahat ang sinasabi ko, ha? Baka akala nyo. Sinabi ninyo, Ginoong Aguinaldo, na bago sumapit ang eleksyon, kayo'y timira sa bahay ng mga Marcos dito sa Ilocos. Eh, hindi nga ba, bodyguard ako ni Ginoong Lizardo. At simula nang kayo ay dumating dito sa Ilocos, kayo ay hindi uminas-tala hanggang sa sumapit ang araw na eleksyon, hanggang sa dalawang araw makalipas nang sa diputado na lundasan ni Masawi. Eh, hindi nga ho ba sinabi ko na sa inyo, nandun ako ng magalap ang pagpatay? Kung ganoon, Ginoong Aguinaldo, paano nangyari sa araw ng eleksyon, kayo ay nasa sarili ninyong bayan sa tala, samantalang ayon sa tala, kayo'y bumoto? Tutol po ko kagalang-galang ako. Pagkatanong ng Ginoong Tagapagtanggol ay isang pananalakap. At ang kanyang mga sinabi, walang katotohanan. Makarami, Francisco? May po ba may pinagbabatayan sa inyong ipinahayag? Meron po kagalang-galang ako.
Galang-galang na hukon. Narito po ang kasulatang nagpapatunan na si Ginoong Aguinaldo ay bumoto sa Tarlac. Nariyan ang electoral census na nilagdaan ni Ginoong Aguinaldo kasama mga pidapit na pinirmahan ng mga taong nakakita sa kanya na lumabas at pumasok sa presinto noong araw ng butuhan. Ipagpatuloy niyo ang pagtatanong. Salamat po, kagalang-galang naman po. Ginoong Aguinaldo, sinabi ninyong si Ferdinand ang nasa sakdal ang siyang pinil sapagkat siya minordidad at wala pang pananagutan sa batas. Yun po ang sabi nila. Sinong sila, Ginoong Aguinaldo? Ang mga tao nagturo sa inyo kung ano niyong sasabihin din sa harap ng hukuman? Ang ibig kong sabihin sila ay ang mga Marcos. Yun po ang aking narinig na kanilang pinag-uusapan. Kagalang-galang ng hukum. Alam po nating lahat na sa ating mga Pilipino ay mahalaga ang 18 taong karawan ng isang tao. Lalong-lalo na kung ang bata ay panganay. Ito'y ating ipinagdiriwang at ipinagsasaya. Alang-alang sa pagtuntong ng may karawan sa hustong gulang. Paano po ito maaaring makalimutan ng mga Marcos? Samantalang wala pang 2 linggong nakakaraan bago ganapin ang eleksyon noong taong 1935 ay idinaos ni Ferdinand ang kanyang 18 taong karawan. Alam lang kanyang mga magulang at kaibigan na siya nasa hustong gulang na. Kung kaya siya magkakasala, siya'y parurusahan ng batas. Gino, ano ang katungkulan ninyo sa Universidad ng Pilipinas? Upo ang tagapamahala ng mga baril na ginagamit ng mga estudyante sa kanilang pagsasanay bilang mga ROTC. Ano ang uri ng baril na ginagamit ninyo sa pagsasanay na yun? Triple 22 po. Gino, bagamat hindi pa napapatunayan ng mga dalubhasa, ay pinipilit ng panig ng taga-usi na ang sandatang ginamit sa nasawi ay kalibre 22. Noong taong 1935, sa pagitan ng petsa September 15 hanggang September 23, wala ba kayong natatandaan sa inyong pamantasan na nawala ng gayong uri ng sandata? Wala po. Natitiyak ninyo? Opo. Yan po lamang at maraming salamat. Nasa panig ng taga-usig ang pagtatanong sa saksi. Wala pong ibig itanong ang panig ng pag-usig. Taga-bata kayo, Ginoong Pat. Opo. At bilang butante, kayo ay umisa sa inyong bayan para sa eleksyon noong taong 1935. Opo. Sa inyong pag-uwi, wala ba kayong natatandaan mga pangyayaring may kaugnayan sa usaping ito? Nakasabi po po ang nasa sakdal sa trip. Nang kami po ay lumipat sa busa La Union, katabi po kami sa upuan. Pagalang-galang na hukom, ibig ko lamang pong tawagan ang pansin ng hukumang ito sa nakaraang pahayag ng nakaraang saksi si Ginoong Aguinaldo na ang pagbabalak daw para sa tinangkang pagpatay sa nasawing kinatawan ay naganap noong September 15 at ayon pa rin sa kanyang pahayag ay siniguro niya na ang nasa sakdal ay kaharap sa pagkakataong iyon sa pagbuo ng isang bala. Kagalang-galang na hukom, sa mga sandaling ibig palabasin ng taga-usik na ang nasa sakdal ay nakikipagbalak pumaslang, siya ay nasa Maynila pa at naghahanda pa lamang bumalik sa kanyang bayan. Three cheers for Ferdinand Marcos! Hebeb! 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 Ngayon, marinig natin ang lalaking nagbigay ng karangalan sa ating universidad at sa ating lahat. Si Ferdinand Marcos! Kagalang-galang na Pangulo, mga minamahal kong mga guro at mga pinakamamahal kong mga kamag-aral. Ang karangalang ito, mga minamahal kong mga kamag-aral, ay sadyang napakabigat kung sasarilinin kong mag-isa. Kaya't, kung pahihintulot ninyo, ay nais ko kayong hatian
sapagkat talagang iyan naman ang nag-udyok sa akin upang ako'y magsumikap, magtyaga sa akin pag-aaral dahil sa pagmamahal at pagdakila ko sa university na ito at buong pusong nagmamahal sa inyong lahat. Pagpamunin niyo ang gambalain ko ang kasayahan ninyo ito. Naparito kami upang kadakpin. Ano naman? Ako'y pinalalayang pansamantala sa pamamagitan ng piyansa. Ang iyong piyansa ay pinaulan ng bisya at ang hatol ng hukuman sa iyong kaso ay binaba na sa lawag at napatunayan ko ay nagkasala. Ha? Napatunayan nagkasala si Ferdinand? Opo. Hindi maaari magkagayon sapagkat sa ganiwan ng paglilitis ay hindi nila napatunayan ang kasalanan ang ibinibintang nila sa akin. Wala ka nang maraming sinasabi. Mandami ang tudiresto. At ang utos sa amin ay daling ka ngayon sa lawag. Sa pinananalig na magtatagumpay din ang katotohanan sa bandang huli. Galang-galang na. Kung ako man ay umaharap sa hukumang ito, bilang isang sentensyado, isang nagkasala, o isang kriminal, ayon sa mata ng ating lipunan, ay naniniwala pa rin ako na ang ating mga batas ay hindi nilikha upang gawin lamang kasangkapan sa pag-iiganti. O nga't ang batas ay nilikha lamang ng isipan ng tao. Subalit ito, kagalang-galang na hukom, ay nilikha ayon lamang sa malinis na konsensya ng tao at ng kanyang maunawing puso. At dahil dito, ay tinatawagan ko ng pansin ang maunawing puso ng hukumang ito. Hindi lamang sa sarili kong kapakanan, kung hindi alang-alang pa rin sa karapatan ng ibang nilikha na sa kanila ring kawalang malay ay maaari nilang sapitin ng ganitong kagipitan pagdating ng araw. Ang sinumang nahatulang mabilang nang dahil lamang sa pinagbuhol-buhol ng kasinungalingan ay walang salang lalasap ng pagdurugo ng puso, malabis na pagtutol ng buti. At kung ang pagtutol na ito hindi didinggin ang hukumang ito, ay mawawalan ng kabuluhan ng ustisya, mawawalan ng halagang demokrasya, at ang sinumang nasa aking katayuan ay mawawala na rin ang paniniwala sa kanyang kapwa-tao. At pag nagkagayon, ay tuluyan na rin mawawala ng paniniwala sa Diyos. Kaya tulungan ninyo ko. Tulungan ninyo ko kagalang-galang na hukom na may paglabang ko ang sarili kong katwiran. Sapagkat ayokong sapitin ang ganitong pinakamababang uri ng pagkatao. Ang mawala ng kaluluwa. Dahil sa iyong kabataan at ipinamalas na katalinuhan, ay ibig kong malaman mo na isinagawa ko na ang tanging tulong na maibibigay ko sa iyo. Ipinadala ko na sa ating Pangulo ang aking kahilingan na ikaw ay mabigyan ng ganap na kapatawaran. Wala akong hinahangad kung hindi ang katotohanan. Kung ibig ninyo akong matulungan, ay inihiling kong bigyan niyo ako ng pansamantalang kalayaan upang mayanda akong binabala kong pagharap sa Korte Suprema. Ikinalulungkot ko, pero sa ganitong uri ng krimen, ang isang taong nahatulan ay hindi na maaari bang bigyan ng pansamantalang kalayaan. Yan ang batas. O, dapat na namin yan. Silensyo! Isa pang pagkatay nga eh, at palalabasin ko na ang lahat ng nanonood sa bulwagang ito.
kagalang-galang na hukom. Marahil ay alam na ninyo na hindi na namin makakaya makabayad sa abogado. Ang konting kwartang natitira sa amin ay naubos na sa kasong ito. Kaya't wala nang nalalabi kundi ang gamitin ko na lamang ang aking pinag-aralan sa pagtatanggol ko sa aking sarili. Ngunit paano? Paano ko magagawa ito kung nasa loob ako ng bilangguan? Wala akong magagawa. Masakit ang matulad sa isang malayang pamumuhay sa labas ng pulo. Naglalaho ang paniniwala at pagtitiwala sa kapwa. Nawawala ng puwang sa lipunan. Tumitikas ang puso. Nagiging kaaway ng tao. At nakadarama ng pag-iisa laban sa buong daigdig. At kung naparusahan ay nasa panig ng katwiran, lalong tumitindi ang hinanakit. Para sa kanya, ang bilangguan ay libingan ng mga buhay. Walang pangalang kamatayan. At kung ang maghatid sa kanya sa ganitong kamatayan ay pawang kasinungalingan, ang pag-aalsa ng kaluluwa ay walang pagkapawid. Maaari siyang magpamalas ng panglabas na kahinahunan. Ngunit sa ilalim nito'y nag-aalab ang damdamin laban sa kabuktutan ng mga nagpapairal ng batas. Makabit man ang kalayaan pagkatapos ng maraming panahon, ang kamalian ay hindi na maitutuwid at ang sugat ay hindi na maghihilom ng walang bakas. Sato, anak, dinalang kita na ang paborito ng inyo. Maraming salamat, Tuyo, anak. Anak, tatang, maaari pa rin yung padala dito ang lahat ng libro ko sa bahay. At saka, padala mo ninyo ako ng maliliit at mga papel. Kailangan ko lamang mayanda ang lahat ng dapat kong gawin pagharap ko sa Korte Suprema. Pabayaan mo, padaling ko lahat dito. Hindi lamang yan. Pupuntahan ko pang yung mga tiyuhin at titignan ko. Anong kakailanganin mo rin, dadaling ko rin lahat dito. Maraming salamat, Tatang. Parang kayo magkakatulong ako. Aba, Gobernador. Kumusta kayo? Buti po. Okay. Buti po. Kung talagang desidido na ang bata, may paglaban niya ang kanyang kaso, kakailanganin niya ang mabuti-buting lugar. Paano ba naman siya makakatrabaho dito? Eh, kaya dilim-dilim at ni walang hangin. Tama po yan, Tinan. Wala ko tayong magagawa, Gobernador. Bakit wala? Sumunod kayo sa akin. Halay kayo. Huh? Yes. Palagay niyo kaya makapagsusulat ka na rito. Ang ibig niyo sabihin, ay maaari kong magamit ako kasi nito. Oo, iho. Pinaayos ko ito para sa'yo. At kung ano pa ang kakulangan mo, pasabi ka lamang sa akin. Salamat, Gobernador. Salamat. Maraming salamat, Gobernador. Tinitiyak kong gagawin ko lahat ng aking magagawa para hindi naman masayang hindi ko mapagod. At nubayang ka ng Diyos. Buenas, Gobernador! ¿Qué tal, señor juez? ¿Cómo está usted? Muy bien. Señor Marcos. Señor. Cardinal, meron ang magandang balita para sa iyo. Tinanggap na ng ating pangulo ang aking kahilingan upang ikay mabigyan ng kapatawaran. Pari ka na makalaya. Makalaya? Sa pamamagitan ng pagpapatawad? Hindi kalayaan para sa akin ang ako'y kawaan. Ang tumanggap ng kapatawaran ay nangangahulugang ng pag-ami ko sa pagkakasalang hindi ko ginawa at hindi maaaring makalinis sa nadumihan kong pangalan. Tinatanggihan mo ang pagmamagandang loob ng ating Pangulo? Mas gusto ko pang makipagsapalaran sa Korte Suprema. Dinaramdam ko kung hindi mo naibigan ang mga pagsisikap kong ginawa.
Gayunpaman, pinupuri ko ang iyong pagitingan. Diyan na kayo. Muy bien, hijo. Muy bien. Ako'y buong puso nagpapasalamat sa mga kinaukulan sa pagkakataong ipinagkaloob nila sa akin upang may pagtanggol ko ang aking sarili, sampu ng aking mga kanak. Sa isang pagkakasalang kailanman ay hindi namin ginawa at kailanman ay hindi namin maring gawin. Muling nabuhay sa akin ang diwa ng demokrasya. Nang isang malayang mamamayan, nang isang malayang bansa, ay maring umasa sa katarungan ng batas, sa makatuwid. Bilang isang malayang mamamayan, ng isang malayang bansa, ay buong aking paniniwala na ang hukom ang unang dulugan ng aming lalawigan ay nagkamali sa kanyang hatol sa akin, na ako ay napagbintangan na pumatay sa napaslang Deputado Julio na lundasan. At tinitiyak ko rin na kung malalaman lamang ng hukumang ito ang buong katotohanan, ay mapagtitibay ng walang alinlangan ang aking pagkawalang sala. Ito ang dahilan kagalang-galang na hukum kung bakit ko tinanggihan ang pagpapatawad na ipinagkakaloob sa akin ng ating Pangulo. Ang pagtanggap ng kapatawaran ay nangangahulugan ang pag-amin sa krimen na ibinibintang nila sa akin at ito'y hindi ko mapapayagan. Sa pamamagitan ng mga kasulatan at mga dokumentong ito, kagalang-galang na upo, ay pinasisinungalingan ko ang salaysay ng saksing si Calisto Aguinaldo na siya'y bahagi at nakakita sa aming pagtatangka ng mga panahong siya'y nasa kanyang sariling bayan, 300 milyang layo. Opo, kagalang-galang na hukom, 300 milyang layo sa pinangyarihan ng krimen. Pinasisinungalingan ko rin ang sinasabi nilang sa hangad ng aking ama makapagiganti sa nasawi ay inilagay ang baril sa aking kamay at inutusan akong maging kriminal. Hindi ganyan ang pagkatao ng aking ama. Simula parang ako'y magkamala ay nakilala ko ng aking ama bilang tagapagturo ng kabutihan, hindi ng kasamaan. Siya'y nagtutuwid sa naliligaw ng landas, hindi naglilipo ng lupi. Ang aking ama'y tagapagbuo ng kinabukasan ng kanyang mga anak, hindi tagawasak ng kanilang hinaharap. Inaako niya ang anumang pabigat sa balikat ng kanyang anak. Hindi nagpapataw ng anumang pabigat. Sa paghahangad nilang ako'y mapasok sa bilanggo, ay pinipilit nila na ang sandatang ginamit ko ay replika libre 22. Ibig nilang ipahiwatig na ang isa sa mga ripling ginagamit sa pagsasanay sa eskwelahang aking pinapasukan ay kinuha ko at ginamit ko sa pagpatay.
Nasaan ang sandata? Nasaan ang sandata kagalang-galang na hukom na kanilang sinasabi na bilang katibayan sa hukumang ito na ginamit ko sa pagpatay? Bakit kailanman ang mga sandata na ari ng Universidad ng Pilipinas ay hindi nagkulang? Nasaan ang mga patunay ng mga eksperto balistiko? At bakit kailanman ay hindi sila nakapagharap ng katibayan sa hukumang ito kung ano ang uring sandata ang ginamit ko sa pagpatay? Naalala ko pa nang minsan sinabi ng ating profesor. Ang batas ay likha lamang ng tao. Kaya't malimit may kamalian. May panganib na ang kriminal ay napapawalang sala. At ang mga walang kasalanan ay napaparusa. Ito sa aking paniniwala ang dahilan kung bakit itinatag ang Korte Suprema upang ipagtanggol ang diwa ng katwiran, upang pangalagaan ang karapatan ng bawat mamamayan, upang maituwid ang anumang pagkakamali na mababang hukuman. Ito ang dahilang kagalang-galang na hukum kung bakit ako naririto ngayon, kung bakit ako nagsusumamo sa inyo, sapagkat ako'y umaasa, sapagkat ako'y nananalig na ang batas ay sandata sa paghanap ng katotohanan at ang hukuman ay santuwaryo ng mga walang kasalanan. Pagkatapos ng maingat na pagsusuri sa mga pangyayaring may kinalaman sa kasong ito, at pagkatapos timbangin ang mga ebidensyang iniharap na magkabilang panig, napatunayan ang mga sumusunod ng lahat ng bumubuo ng lupon na wala ni isamang pagtuto. Na ang mga pahayag at salaysay ng saksing si Calixto Aguinaldo ay lihis sa katotohanan at pawang kasinungalingan. Na ang binanggit na pagpupulong ng mga Marcos upang balakin ang pagpatay sa nasawing kinatawan at ang ibinibintang na pag-uutos ng ama ng nasa sakdal sa sarili niyang anak na pumatay ay walang sapat na batayan. At hindi kapani-paniwalang magagawa yon ng isang ama. At sa dahilang ang lahat ng ebidensya na iniharap ng panig ng pag-uusi ay mababaw na pagbibintang at walang matibay na saligan, pinagtitibay ng hukumang ito na ang nasa sakdal na si Ferdinand Marcos at ang kaanak ay walang sala at pinalalaya sa pag-iingat ng batas. Thank you. Pasalamatan mo yung sarili at ang katalinuhang ipinagkaloob sa'yo ng Diyos na siya mong naging sandata laban sa kasinungalingan. Kalimutan mong lahat ng puot, hirap na iyong dinanas at harapin mo ang darating na araw na walang anumang nangyari. Inaasahan kong ang tagumpay mong ito ay siyang magiging magandang simula ng isang magandang kinabukasan.
Inay. Malaya na ako, Inay. Sa wakas ay nagtagumpay din ang katotohanan. Dinig din ang Diyos ang aking mga dalangin, anak. Magpasalamat tayo sa nang galing ako sa kampo at pinatatanong kita, ay narinig ko ng mga kawal Filipino na lalakda sa kasundo ang hindi mag-aalas sa kaaway ay kanilang palalayain. Anak, magda ka na upang magkasama-sama tayo.
Nung una, ayaw pumayag yung sinuhulang kong opisyal ng Hapon, ngunit niloko. At pinakita ko aking mga jimit na mata at sinabi kong Hapon ang aking loyo. Natin dapat kalimutan ang ating dangal bilang isang Pilipino. Ang ginawa ninyo ay isang kusang pagpapakababa. Yung lamang ang tanging paraan, anak. Ina, kung gano'ng pananabig ninyong magkita pa yung dalawa, ang sa akin ay higit pa. Ngunit hindi sa ganitong paraan. Anak, hindi na mauuwi. Sige, kumain ka na. Talamig ang pagkain. Wala na akong gana. Dadalhin ko na lang sa kapo. Kanan may aalis na ako, anak. Nagawa mo sa Tayabas. Nakalimutan mo na ba ang usapan natin sa bataan? Napag tayo nakatakas, eh magtatatag tayo ng kilusang sa bundok. Siya nga pala, pinakikilala ko sa'yo si Vicente Umali. Dati ko nang naririnig ang kanyang pangalan. Nauna lamang siya ng isang taon sa akin sa UP. Dati na rin kitang kilala. Matunog na matunog ang iyong pangalan sa universidad. Mabuti pa kayo sa kampo na tayo mag-usap. At nang hindi tayo abuti ng paglubog ng araw. Tama, nang mapag-usapan tuloy natin ating susunod na habang. Tara mga bata! Ikaw ay kanyang ituro.
ginawa nilang ito kay Itay, ay sinusumpa ko ang magiging kapalit ay buhay ng libo-libong kaaway. Nararangal kita, anak, sa pagliling ko sa ating inang bayan. Maraming salamat. Ang dinaramdam ko lamang ay napakaliit lang na iyalay ko sa ating bayan. Hindi lamang ako, kung hindi pati na mga libu-libong mga kawan na nagsipaghandog sa kanilang buhay sa pagtatanggol sa ating inang bayan. At kayong mga naiwan dito na nagtiis at nagpakasakit ay may tuturing ding mga bayan at ang tanging bumubuhay sa aking pag-asa ay naniniwala ako na sa gitna ng pagkalugami ng ating bayan ay babangon ng tagumpay sa gitna ng kapaitan sa araw ng bukas. Maliligaya kung nakikita nilang ang kanilang mga anak ay nagtatagumpay sa kanilang mga layo. Sir! Periodiko. Hindi ako pari makapaniwala, Mr. President, na nalimutan na ng Amerika ang kasaysayan ng bata ng Puerto. Nakapagtataka na magsasawalang tibula lamang si General Macau at si General Wainwright samantalang silang mga naging saksi sa kagitingan ng mga Pilipino. Ang ginawa nilang ito, Mr. President, ay pagtalikod ng isang tapat na kaibigan. Anong magiging kinabukasan ng mga libo-libo taong umaas sa kanilang tulong na ipinangako nila? Inaasahan ng mga taong ito'y magiging puhunan nila sa kanilang pagpapagong buhay. Pero bakit sa akin mo'y binubuhos ang iyong hinalaki? Bakit hindi mo'y palinig sa Washington ang lahat ng mga pinaliliwanag mo sa akin? Naroon ang Kongreso ng Amerika at hindi sa silindro. Meron niya kakayang ibig sabihin, Mr. President. Meron nga, Ferdinand. Ikaw ay ibinilang kong kasama sa pangkat ng Philippine Veterans Commission na tutulak patungong Amerika. Dahil dito, isusuot mong muli ang iyong kasuotang militar. Ako po? Bakit? Sa akin galang ba may lapis ng loob upang magsalita, upang matira? Hindi naman ako sa ganun. Ferdinand, marami ka ng digmaan at usaping napagtagumpayan. Sa usaping ito ay kinakailangan magtagumpay ka sapagkat nasa panig mo ang katwira. Nakasalalay sa timbangan ng katarungan ng karapatan ang kahihiyan ng ating mga palahi.
ating bansa. Ngunit sino ako? Sino kami, Mr. President? Para makipaglaban sa usaping ito. Kung ang pagtutol ng kanilang pangulo ay hindi nila binigyan ng halaga, kami pa kaya ang pakikinggan nila? Ang galon ito'y katwilang, Ferdinand. At ako'y naniniwala na kayo'y may sapat na kakayahan upang ipakilala ninyo sa kanila ang kahalagahan ng katwilang yan para sa ating nagkihirap na bansa. Ha? Sulat po. Abay, galing sa Amerika ito, ah. Siguro galing kay Ferdinand. Inay, hanggang ngayon ay naririto pa kami sa Washington. Ngunit, ayos na namang lahat ang mga papeles. At inihintay na lang namin ang pagbaba nito. Masayang-masaya nga ako't nagtagumpay ang aming nilalakad. Madali namang naunawa ng presidente ang kawawang kalagayan ng mga veteranong Pilipinong nangangailangan ng kanilang tulong. Kaya't umaasa ako na sa aming pagbabalik dyan ay taglay na namin ang mga biyayang kanilang inihintay. At alam mo pa, Inay, may nakatutuwang nangyari sa akin nang magtungo kami sa Pentagon. Akala niyong isang major lamang ako ay sukat bang saluduhan ako ni General Bradley dahil sa mga medalyang ipinagkaloob sa akin ng ating pamahalaan. Biruin ninyo, karangalan ko yun. Kaya't may pagmamalaki mo ako ngayon, Inay. At huwag kang mainip, Inay. Hindi na magtatagal at uwi na rin kami. At alam mo, Inay, ang dami-dami kong pinamili para maipasalubong ko sa iyo. At huwag kayong mag-aalala ng anuman tungkol sa akin. At alam mo naman, good boy na good boy ang anak mo rito. Good boy daw. Sagot mo kayong telepon. Opo. Hello? Opo. Opo. Senyora, telepono. Sino yan? Malacanang po. Hello? Ah, sekretaryo! Ano ho? Darating na sila? Oo, oh, oras na dumating ay papupuntahin ko dyan. Oo. Oh. Ano kaya ang kailangan ng presidente sa aking anak? Napakahigpit ang bili na oras na dumating daw ay papuntahin sa kanya. Binibiro yata niya. Hindi ako nagbibiro, Ferdinand. Minumungkahi kong gawin kang kandidato sa Ilocos Norte para sa Kongreso at ito'y sa darating na halal. Hindi naman ho yata napabagay sa akin ang maging politiko, Mr. President. Unang-una eh, sapat na ang karansan ang naging kasabi ng aking pamilya. Pero naiiba ka, Ferdinand. Meron kang tinatawag na sapat na kakayahan. Ang nakaraan ninyong kasawian ay dagdag mo na lamang sa iyong karanasang makapagpapalawak sa iyong kaalaman. Unang-una ay marami kang brilliant ideas na aking pinaniniwalaan. Tama na ho sa akin, Mr. President. Ang ako'y magbigay ng mga panukala sa kapakanan ng ating mga kapwa. At nais kong ipagpatuloy ang ating profesyon bilang manananggol. Alam mo ang hirap sa iyo, iho. Nakahanda kang magpakamatay alang-alang sa iyong bayan, subalit tumatanggi kang tumulong sa kanyang pangangailangan sa kasalukuyan. Ano ang gusto mong mangyari? Mauwi ang pamahalaan sa kamay ng mga kung sino-sino lang. Ferdinand, ang masasabi ko lamang sa iyo isang bagay. Kung magsisimula ka man, ay kailangang magsimula ka na ngayong paman. May katwiran ng Pangulo, Ferdinand. Higit mong mapaglilingkuran ang iyong kapwa kung ikaw ay nasa kalagayang maluwang masasabot ng kapangyarihan. Ang ilay naman kung magsalita ako. Para bang wala kayong mapait na nakaraan sa politika? Pinaglabanan ko ng limutin ang mapait na nakaraan na lang.
ang nababalaag ko iyo. Ang pag-asa at tagumpay na maaaring mag-ugat sa ibabaw ng kasawian yun. Sa makatawid din ay, naniniwala kayo na mas malaki magagawa ko kung ako'y magiging isang politiko. Naniniwala akong higit mong magagawa yun, anak. Sapagkat lagi mong pinaglalaban ang katwiran. Ang pagkapanalo kong ito. Yaman din lamang iniluklok niyo ako bilang kinatawan dito sa ikalawang purok ng Ilocos Norte. Ipinangangako ko sa inyo na lahat ng inyong pangangailangan ay pabuting ko sa ating pamahalaan. Hello? Ay ko pala, honey. Iba naman kitang makalimutan. Eh, kaya lamang hindi ako nakakapunta riyan eh. Bisin-bisin ako sa kongreso. Ayan mo, pupuntahan kita, ha? O, sige. Bye now, honey. Ano, honey? Hindi yung pwede mo. Hmm? Ano? Ang nanay naman, ang suspension na naman, o. Oh. Wala ho. Anong wala? Uy, baka kala mo na pag-alalangan mo. Pwede na. Kanina pa ako nakikinig doon. At pakakala mo na araw-araw tumatawag yung mga babae niya. Hmm? Nanay naman, oh. Mga kaibigan ko lang naman yun, eh. Kaibigan? Kailan mo pa tinawag na hami ang isang kaibigan lamang? Oy, Ferdinand! Kinalalahanan lamang kita na. Ba, huwag ka maglaro ng apoy at makakamapasok. Baka magsisi ka pag nandating ng panahon. Ang sweetheart ko naman, oh. Huwag kayo mag-alala. May kasintahan na ako, eh. Talaga ba? Ay, ano pa yung hihintay mo? Sige na itong mag-apo ako ba? Napaka-apurado mo naman, oh. Eh, paipirata pa naman ako, ah. Oh, oh, nasa edad ka na. Eh, kilala ko ba na? Sino ba siya? Naku, kilala, kilala. Gusto niyo malaman? Sino? Ah, sige, dito kayo. I-describe ko sa inyo, ha? Huwag kayong alis dyan, ha? Baba niyo ang kamay niyo. Ayan, ha? Nay, medyo umikot kayo ng konti. Ikot ng konti. Sige ba? Hmm. Tamang-tama. Eksakto-eksakto. Alam niyo, inay, mababasa ng konti. At ang kanyang mga mata, may pagkasingkit, pero napakaganda niya. Suspitsyosa, pero napakahusay mangaral. Ang ayaw pa lamang sa kanya, kumisan ay mainit ang kanyang ulo at napakasilosa. Pero napakabait niya. At ang kanyang puso ay punong-puno ng pagmamahal at pag-aalala. Tutukoy mo, ha? Kaya ba yun, inay? At sino pa? Ikaw wala ka lang kayang lokohin kung di ako, ha? Teka. Ikaw, Ferdinand. Ako na lang. Inay, oo. Inay. Ang sinolok mo, ha? Babay talaga naman totoo yung sinasabi ko, eh. Hindi, inay, talaga. Talagang hindi ko kayo pagpapalit. Kahit kanina mga babae. Sapagkat alam niyo, ang katangian ni Lydia, ang isang hinahanap ko sa babae ang aking iibigin. Sapagkat wala kayo kasi na bilang. Salamat, anak. Ang nakikiusap ko lamang sa'yo, pipiliin mo sanang mabuti ang babaeng kakasamahin mo sa buhay, ha? Alalahanin mong maraming mga bayani ang bumabaksak dahil lamang sa kanilang kasunod. At marami din mga bayani na nalang nagiging nakita dahil sa tulong at kabutihan ng kanilang kasunod. Huwag mo saan ang paglalaroan ang alam ng pag-ibig, anak. Alalahanin mo marami siyang kapatid ng mga babae, ha? Huwag kayo mag-alala, inay. Sa oras na matagpuan ko ang babae ating pakakasalan, ipinangangako ko sa inyo, ni tingin o sulyak sa ibang babae, hindi ko gagawin. Tignan natin. Oo, ako'y magiging mabuting asawa at kulirang ama ng tahanan.
Ay, swear, ayan, oh. Oh, oh. It is obvious that the government does not know what it is doing. The administration is planning to create a new department. Kahit na siya punta Department, hindi ko siya mapintasan. And the revival of the sinasabi niya eh, totoong lahat at maaaring mangyari. Is this in conformity with the program of the government to cut down on government expenses? If they are really interested, in the budget as they claim, then they should cut down expenses and eliminate non-essential services. The main thing is for the government to have an integrated financial policy. This confusion in government thinking is hurting business. Because businessmen cannot plan ahead for fear of radical changes in money policies. Naku, sayang. Kay daling natapos. Kay sarap pa namang makinig eh. Mabuti pa yata, umuwi na tayo. Itong ating ayos ay nakakahiya eh. Pinagtitingnan tayo ng mga tao. Eh, sino may kasalanan nun? Natutulog na tayo eh. Pinagising tayo ni Manong Danyiling. Oh, ayan na pala si Ferdinand eh. Nakatingin sa'yo. Ay, Ferdi. Ay. Uy. Kilala mo ba? Oo. Oh, si Imelda. Yan ang pinsan ni Danieling. Kakilala mo nga ako? Oh. Ay, no. Mahirap na. Alam mo mabuting bata yan. At kung paluluhain mo rin lamang siya, eh huwag mo na akong gawing kasangkapan sa inyong pagkikilala. Okay. See you. Ikaw naman, oh. Pakilala mo ako para ka namang hindi kasama, oh. Sige na. Sinasabi ko sa'yo, ako, kakilala mo, kaibigan mo, at maaari mo akong isama sa lahat ng kalokohan. Pero para dyan kay Imelda. Sorry! Magandang gabi po. Magandang gabi naman. Bayan mo kung pati kay Macy si maglalamay, ha? Oo nga, eh, kasi si Danieling, pinapunta kami rito, pinadala yung auto, yung pala naman, eh, umagahin kayo. Hindi ho naman. Ha, Imelda, bayan mo kang... Lalo kang gumaganda sa tuwikit ang makikita. Salamat to. Eh, gumaganda ba ito? Hindi mo lang ako nakapag-ayos eh. Ba, mag-ayos ka pa, lalo ka nagaganda. Oh, ayan na pala ang Manong Danieling mo eh. Maiwala ko muna kayo sa dali. Mr. Romualdez. Pwede. Maaari ba ako makisabay sa'yo? Pwede, bakit hindi? Pero, bakit ba? Ibig ko lamang sanang makilala yung pinsan mo. Tara. Mr. Romualdez. Magandang gabi sa inyo. Imelda, gusto ko rin makilala yung aking katunggali. Hindi naman katunggali. Ganti, isang ko yan. Alam ko, Danieling, ikinagagada po kayong makilala. Hello? Maaari ko ba kayong makatayo sandali? Iyan naman eh, kung hindi kayo magagalit. Pwede, may trabaho ito bukas. Paano, Ferdinand? Tutuloy na kami, ha? Sandali lang, ha? Baka wala naman kayo sa sakyan, eh. Mabuti pa yan, ipinang kayo. Huwag na! Alam mo, malaking pananagutang ko sa pinsan ko si Imelda, eh. Kayong mga anak. Ayun na, pasing. Good night. Good night. Mukhang masama ang tama mo sa pinsan ni Danieling, eh. Alam mo, sa palagay ko'y malapit na ako ikasal. Kanino?
pwede kay Imelda Romualdez. Ngayon mo lang nakilala ni hindi ka pa nakapagtatapat ng pag-ibig. Kasal na kagad ang sasabihin mo sa akin. Meron pa bang mas dakilang parang para may pakilala mo ang pagmamahal at katapatan mo sa isang babae kung hindi mo pakasalan kagad? Yan ang katotohanan nito. Nakita ko na ang babae pakakasalan ko. Si Imelda Romualdez ba ito mo? Oo. Hindi ba yun ang pinsan ni Mr. Romualdez? Oo, inay. Mabuting at nang malagay ka sa dapat mong kalagyan. Palagay mo kaya, eh, maibig ka ni Imelda? Bakit naman hindi ho, inay? Pagsisikapan ko, at magmula ngayon, eh, tatalikuran ko ng pagkabinata. At hindi na magtatagal, magkakaroon na kayo ng manugang. Ang ibig mo bang sabihin, eh, nagtapat ka na kay Imelda? Makit ka na ng ligaw sa kanya? Aba, ha? Hindi pa ho, pero madali na ho yun. Yan ang akala mo. Hindi ka pa nabibigo sa iyong buong buhay. Baka ngayon lamang kung sakasakali. Ay, naku. Darling ko, ang hirap naman sa iyo, darling eh. Imbes na buuin mong kalooban ko, eh sinisira mo kagad. Bakit hindi ko sisirain? Isa na aawa ako sa iyo. Sa panagay ko eh, hindi ka magugustuhan ni Imelda. Sa palagay ko, may ibigan ako ni Imelda. Good morning, Ms. Margaret. Good morning. Para ko sa'yo. Sa akin? Thank you. Imelda, Ferdinand. Talagang tinutukso ko nito eh. Alam nyo, siguro ho Ilocano may padala niyan. Hindi ka nagkamali. Talagang Ilocano nagpadala nito. Kuripot na kuripot, dalawang roses lang. Aba, hindi ho. Talaga kong ganyan kung magpadala ang Ilocano manliligaw. Dalawa? Oo, dalawa lang. Isang nakatikom at isang nakabuka. Ano ang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, ito hong nakabuka, ito ang kanyang pusong nag-aalay sa inyo ng pagsinta. At ito namang nakatipong, ito ang inyong pusong hindi malamang kung anong nilolob nyo para sa kanya. Oh, kaya ba? Kaya natawa. Ay, ewan ko ba kung bakit tumunong bulaklak na ito pinagsasalita niya. Wala ba siyang dila? Pipi ba siya? Hello? Good morning. Sa'yo raw, Congressman Marcos daw. Hello? Oh, before I forget, thanks for the two roses. Oh, I'm sorry. I have a date tonight. Oh, no. No, I don't think I can go out with you. Not even tomorrow night. I'm sorry. Goodbye. Alam mo, kanina pa tawag ng tawag yan eh. At saka pinilit akong ipagtapat ko rako anong telephone number mo sa bahay. Sinabi mo ba? Sinabi ko. Bakit mo naman sinabi eh? Eh kasi ang dinadahilan niya, ibigla niyang makausap si Speaker Romualdez. Emergency daw. Talagang matalino siya, no ha? Bueno, tingnan natin kung hanggang kailan siya makapagkitsaga.
Ayan na naman siguro. Hello? Hello? Sino ho? Imelda? Kaali-alis lang eh. Sino? Congressman Marcos? Where to? I haven't the slightest idea. Bye-bye. Hindi mo umalis na punta sa party. Hindi daw totoo eh. Hindi ka daw umalis. Andito ka daw. Ito talaga itong batang ko. Sagutin mo na. Ano? Hello? Good evening po. Congressman Marcos. Alam mo, Imelda, kahit na baguhin mo pa ang boses mo, ay maganda pa rin. Hindi po. Hindi po ito si Imelda. Maid lang ho ako dito eh. I'm sorry, Imelda, kung nakagambala ako sa'yo. Ngayon lamang ako nakakaranas nito eh. Talaga palang napakahirap umibig. Lalong-lalo na kung lagi kang iniiwasan ng babaeng minamahal mo. Wala pong anuman. Bye. Congressman, pihado ikong ginapangita. Ay, pabayaan mo siyang mabuang sa pagpangita sa akon. Dali, manabot siya. Ay, nadula. Jesse, natinap ka dito? Ay, kalulungan mo si Congressman. Siguro nabuang ang kapangita sa imo. Naku, Melde, masama ang nangyari eh. Paano bang nangyari? Nadisgrasya. Ay, naku, kung makikita mo, ay nagkawasak-wasak ang mukha, ay nagkadurug-durug ang buto. Siya nga? Ay, oo, talaga. Eh, nasan siya? Ay, nandiyan siya kay taas. Nandiyan sa taas. Eh, saka muna, ako ba'y niloloko mo? Hindi kita niloloko, talaga nandiyan sa taas eh. Kung totoo ang sinasabi mo, at nagkawasak-wasak ang kanyang katawan, eh, bakit nandun sa itag, bakit wala sa ospital? Pasensya ka na, Melde.
Eh, wala na kami magawang paraan na para kayo makarating din eh. Ganyan na lang ang naisipan namin. Eh, talagang ganyan yata ang taong umiibig eh. Hindi makakain, hindi makatulog. Eh, kung anong kuminsan eh, talaga ako hirap na rin eh. Kaya ganyan na lang ang ginawa ko. Eh, ikaw isabihan na talaga nadisgrasya siya. Kaya para makarating ka lang din eh. Totoo yan, Imelda. Huwag ka sanang magalit sa akin, Mel. Alam mo, nagawa ko ito upang subukin ko kung talaga may pagtingin ka sa akin. Ferdinand, hindi nakatutuwa ang ganyang mga pagbibiro. Patawarin mo sana. Nagawa ko ito sapagkat pinakiibig kita, Melody. At patutunayan ko sa iyo sa pamamagitan nito ang kalagalaan ng aking puso. At mabuti pa ito na tayo sa lumag. At parang ano pa? Sandali! Ito ko makaupo pa muna. Ano ba ito? Top secret ito. Ito. Sandali lang, Mamiya. Bitawan mo nga ito. Masyado ka ng mga plado. Magpapalang ito at magpapalang ito. Sandali. Hindi ganito ito eh. Ay, ikaw ang tao puro bilo eh. Imelda. Kailan man hindi kita binibiro. Hindi kita niloloko. Alika mo po ka rito at may sasabihin ako sa'yo. Oo, talaga ako hilong-hilo na sa kare. Di gusto ninyo eh. Mayroon kasi eh. Teka muna, ano pang ibig sabihin itong marriage license? Sino ba nakakasal? Pwede tayong dalawa. Ano? Kung kailan mo lang ako niligawan eh, kasal ka agad ang sinasabi mo? At saka na kita liligawan pagkatapos ng ating kasal. At saka hindi ako na niligawan kasal eh, wala na ligawan. Ay, napirmahan nito. Sige daw, sula pa lang pangalan. Aba, hindi ko sabihin ayoko. Please naman, Melody, oh. Mama, kung tipili ni Ferdinand. Naku, utang na loob, Melody, ay pumirma ka na at ako'y natatakot na rin kung anong mangyayari di eh. Kung ganon, bakit hindi ikaw ang pumirma at magpakasal kayong dalawa? Si Penta naman, inuulit ko sa'yo. Pinakaibig kita, Penta. Sapagkat nasa'yo lahat ang katangian ng babaeng pinapangarap sa buhay. Minamahal kita. Please understand, Penta. Paliwala mo sana. I want you to be the mother of my children. Please, Imelda. Isinusumpa ko sa iyo, Imelda, na ako'y magiging tapat sa iyo habang buhay. Sandali lang, ma'am. Nakapirma ka na rito. Miss Imelda Romualdez, the future Mrs. Ferdinand Marcos. Sandali lamang, mayroon pa ako nakalimutan eh. Ito hindi naman pirmahan ito.
ginagawa mo. Natakot lang itong scrap of Ferdinand. Abay, mag-aalas 12 na ah. Bukas na yan. At saka, iniintay ko sana kung si Ferdy. Oh, pihadong gagabihin yun dahil may sisyon pa eh. Ay, na ka na. Inay, napakahirap palang buhay ng isang congressman. Halos wala na siyang panahon para sa atin. Talagang mahirap ang isang buhay ng isang politiko. At lalo din namang mahirap ang maging asawa ng isang politiko. Ang mga bagay na yan ay naranasan ko nung nabubuhay pa ang ama ni Ferdy. Kaya ang masasabi ko sa iyo, Iha, ay ito. Yaman din lamang at isang politiko ang napili mong kasabahin sa iyong buhay. Dagdagan mo na sana ang iyong pagpapaumanhin at ibayan mo ang iyong kalooban. Sapagkat ang mga pangungulila mong yan ay lalo pang madaragdagan sa mga darating na araw ng kampanya. Naku, may mga araw na ni hindi na matutulog at kakain dito ang batang yan. Pero Inay, bakit kailangan magkaganon? Bakit kailangan iuko na lamang niya lahat ng kanyang panahon sa kanyang tungkunin? Paano ako? At paano ang aming magiging mga anak? Noong araw, yan din ang tinatanong ko sa aking sarili. Paano ako? Paano ang aming buhay? Ngunit natuto akong maging maunawain. Kung tapat ang pagmamahal mo sa iyong kabiyak, ang anumang bagay ay iyong pagpapakasakit, pagtagumpay lamang siya sa kanyang mga hangarin. At alam kong yan ay magagawa mo, Melody. Sapagkat alam ko ang kadakilaan ng pagmamahal mo sa aking anak. Inay, tulungan niyo. Gusto kong maging mabuting asawa ni Ferdinand. Huwag kang mag-alala, Melody. Magagawa mo ang lahat ng yan. Magagawa mo. Siya, kailangan mo magpahinga ka at baka ka mapuyat, baka kumapalo yung magiging apo. Kao na unahan pa naman yan. Tina. Paano si Ferdy? Darating yun niya. Tina. Naku, wala siya talaga. O, Sita. O, tabako. Congressman, para saan ba ko itong tabako? Apo, mahina pala kayo sa balita eh. Nanganak mo yung aking misis at alam ba niyo kung ano? Lalaki, it's a boy! Dalawa lang, alam mo ngayon. Pagsito na, o yan, tabako na, o yan, tabako mo niyo. It's a boy, it's a boy, it's a boy. Asa nga pala, maiwanan ko muna kayo dito, ha? Kasi dibistahin ko pa si Ben sa hospital at ang aking junior. Diyan muna kayo, ha? Good morning, sir. Good morning. Okay. Good morning, honey. Good morning. How are you doing? Fine. Bulaklak para sa'yo. Thank you. Eh, pero bakit ka naman nag-abala pa? Purong-puro lang ng bulaklak itong ating kwarto. Padala mo at padala ng ating mga kaibigan. Aba. Iba ito. Naalala mo ba ito, honey? The good old Ilocano Porto. Maaari ko ba namang kalimutan yon? Eh, mga bulaklak na ito ang katulong mo sa pagpapahayag ng pag-ibig mo sa akin. Thank you, darling. Kalay mo nga naman, Belgato. Parang kahapon lamang. Gini, tatlo lang anak natin. Dalawang babae, isang lalaki. Ano pa yung papangalan natin sa kanya? Ayaw ko, ano bang gusto mo? Teka. Imelda. Imelda? Imelda ng pangalan ng panganay natin eh. Baka magkalituan tayo sa bahay. Ewan ko nga ba? Bakit napakaganda sa akin ang pangalan Imelda? Naku, biniro na naman ako nito. Pero alam mo, ang gusto ko sana ay Irene. Irene? Irene? I think that's nice. Basta nag-umpisa sa unang letra ng pangalan ko. Payag ako. Dear friends, ladies and gentlemen, I am Bongbong Marcos. When I grow up, I want to be a politician. I will serve my country, especially the poor.
And I will give them plenty of bigas and ulam. I'll give them many, many gamot at damit. And for their children, I'll give them many toys so they will not cry anymore. And for my sisters, I'll give them chocolate for the thin one. But for the fat one, no more chocolate because she will look like bagso. For my mabait na lola, I'll give her a new prayer book because her prayer book is already very blue. Nakuha ang apo ko! Bongbong. Mami! Bongbong, paano saan ba yung diskurso mo? Meron ba kayong declamation contest sa eskwela ng bukasin? Huh? Wala ko, Mami. Paano saan yung diskurso mo? Eh, paglaki ko, gusto ko rin maging kandidato. Ano? Bakit nasama ba yung mama? Halika, iyo. Hindi ko sinasabing masama. Ngunit, kung ako lamang ang masusunod ay ibig kong lumaki kang hindi isang politiko, kundi isang pangkaraniwang mamamayan. Ay, si Daddy, pinayagan niyo. Bongbong. Ngayon ay hindi mo pa ako naintindihan. Ngunit darating ang araw na maunawaan mong lahat ang aking sinasabi. Kung ako lamang masusunod, iyo, ayaw kong lumaki kang isang politiko, sapagkat ang politika ay malupit at walang hapag. Hello, Daddy! Hi, kids! Hello, honey. Opo? Ano, ina? Ano ba yung pinag-uusapan ninyo? Narinig ko pa yata ang aking pangalan. Pinaliliwanag ko lamang dyan sa anak mo, ha? Kung bakit ayaw ko siya maging isang politiko pagdating ng araw. Eh, kung kanyang hilig yan, eh, hindi pa kaya masanan siya. Maaari ko nga ba siyang pigilan? Ang sinasabi ko lamang kung akong masusunod, ay ayaw ko siyang mahilig sa bagay na yan. Ayaw ko nang malasapan niya ang mga kalupitang ginagawa sa atin ng mga kalaban mo sa politika. Pati ang mga walang malay na kababaihan. Ang kanilang mga ina, ang kanilang mga anak, dinadami nila sa kanilang mga paratang na wala namang katotohanan. Kung minsan tuloy ay hindi ko maiwasan ang lumuha at makinalakit. Anak, ang iyong bang puso ay kasing laki ng puso ng iyong ama. Anak ka lang magpatawad at magpakasakit. Totoo yan, Imelda. Ang lahat ng yan ay naranasan ko na. At dapat mong isipin, hindi lamang sa politika nangyayari mga bagay na yan, kundi sa anumang uri ng halag buhay. Ang mga ganyang uri ng tao ay hindi nawawala. Pagkat tayo pinanganak na mga salanan. Bakit ba yan ang pag-uusapan natin? Belda, sandali lamang, may sasabihin ako sa iyo. Huwag ka muna umalis, Daddy. Maglaro muna tayo. Siya nga naman, Daddy. Katulad ng dati, ikaw ang horse. Ay, ikaw ang bongo. Bukas na yan. Hanggang ko na pagod ang Daddy. Pabayaan niyo makapagpahinga, no? Ay, ayan mo nga sila. Ito kami pa minsan-minsan lang. Ito, mabuti pa hawakan mo itong Amerikana ko. Oh, yeah, sige, ha? Are you ready? Oh, sino ngayon ang unang pagpahinga? Ako! Ako! Sandali lamang. Ang mabuti pa. Sabay-sabay na kayong tatlo, ha? Okay, ha? Bigat yung mga bata. O, oh, sige, sabay-sabay kayo. O, oh, sige. Tandaan na, ha? Sige, sakay. O, isog dito. Sige, yan. O, kaya ng atlet natin, ha? Ay, hindi. Kaya mo ito. O, oh, ready na ba kayo lahat dyan? O, oh, 1, 2, 3. Walang ano man to. Ibig ko lamang kausapin ang mama ko. Bumaba muna kayo, ha? Umulit mo naman ang dati kong sakit. Mangyari ito, Lee. Ayaw ko mapatingin sa doktor. Bakit? Sinuha na naman ang kanyang dati sakit. Ay, nahi, utang na loob. Tawagin niyo ating family doctor, please. Oo. Hali, hindi ko na matigis. Thank you.
Collins. Yes, doctor. Kindly prepare the senator. In 15 minutes, he will be taken to the operating room. Yes, doctor. Ready for the anesthesia? No. Please tell the doctor. I'll not take it. But, Senator... I know. Please tell her, please. Yes, Senator. Ferdy, bakit naman hindi ka pumayag na magpalagay ng anesthesia? May panatapa ako sa Diyos. Na wag lamang gawin ang aking buhay. Ay tatanggihan ko at mong pamawi sa at tumitig pa ako sa sakit, ay nakahanda akong pagpisa ng lahat. Napakalaki pa ng gawain, hindi ko natutupan. Kaya hindi ko pang mabuhay, Meda. Tulungan sana ako. Oo, Ferdy. Ako, ang ingay, at ang ating mga anak ay kasama ko sa pagdalangin para sa iyong kaligtasan. Inay. May awa ang Diyos, anak. Kailangan ka namin, Ferdy. Kailangan ka namin. It's time to go now, Senator. Natatakot ako, Inay. Baka totoo nga ang hinala ng mga doktor. Alam mo, Meldy, ang tao, sa unang araw pa lamang ng kanyang pagsilang, ay nakaguhit na ang kanyang kapalaran. Kaya't walang magagawa. Ang sino man, kung hindi ang umasa't dumalangin na lamang sa kanyang ikaliligtas, may awa ang Diyos, anak. May awa ang Diyos. Marcus. I have good news for you. Our worries are over. Our biopsy report shows that the senator is negative of cancer. His condition was caused by a bullet that was left inside his abdomen during the war. Nothing to worry about now, Mrs. Marcus. Your husband will be in perfect health soon. He can even live for another 100 years. Oh, Doctor, thank you.
Hindi. Kagaling-galing naman ito ni Dr. Miller. At ang sabi niya, ang insakit ay hindi kanser. Oh, Freddy, ligtas ka na. Yung karamdaman ay dahilan lamang sa isang panang na iwan sa iyong katawan. Ano na, mahal? Kinawang ka ng Diyos, anak. Sandali lamang at titiligrama ako sa Maynila. At sasabihin kong ligtas ka na. Oh, Freddy. Ngayon ay matutupad ang lahat ng ating mga pangarap. At narito pa ang isang mahalagang balita sa umagang ito. Si Senador Ferdinand Marcos, ang ipinagmamakapuring anak ng Ilocos, ay nahalal na Pangulo ng Senado sa katatapos na sesyon ng mataas na kapulungan. Ipinangako ni Senador Marcos na sa kanyang pagiging Pangulo ay wala siyang unang sisikapin, kundi ang mapalagaan ng mahalagang karapatan ng bawat isang mamamayan. At ngayon, mga kaibigan, pagkatapos ninyong marinig ang mahalagang balitang ito, ay pakinggan naman natin ang isang tugtugi. Good morning, honey. Good morning. Kasi ka na pala. Hindi kita ginising kanina, honey, dahil alam ko siya sa buwet na kagabi. Congratulations again, honey. Thank you. Sorry. Kita niya kung hindi ka nasisiyahan sa iyong pagbawasi. Nasisiyahan naman, bakit hindi? Yan ang pangarap namin, mga senador. At yan ay isang napakalaking karangalan para sa akin. Kaya lamang, Mel, nang dahil dito sa tungkuling ito, ay lalo lamang ako mawawala ng panahon sa iyo at sa ating mga anak. Lalo lamang lalaki ang pagkukulang ko sa iyo. Ferdy, huwag mo sanang alalahanin yun. Naunawaan ko ngayong kalagayan. Nalalaman ko rin naman na kahit saan ka naroon, ay kami ang nasa iyong isip. Ayan, ako na ang magpupuno sa pagiging pagkulang mo sa ating mga anak. Maraming salamat. Huwag akong pasalamatan mo. Pagkat ang tagumpay mo ay tagumpay natin lahat. At narito ang huling balita. Ang Pangulo ng Senado na si Ferdinand Marcos ay kabilang din sa pampanguluhang nominasyon ng Lapiang Nasyonalista sa gaganaping kumbensyon sa darating na ika-21 ng Nobyembre 1964. Hanggang dito namin pinuputol ang aming pagbabalita. Good evening, honey. Good evening. Ano yan? Ah, nagdala ako ng prutas para sa mga bata. Ayos sila. Mga tulog na eh. Magandang gabi sa inyo, Inang. Nadinig namin sa radyo na hindi pala ang kandidatura mo sa konbensyon ng nasyonalist sa iyo, ma. Okay, Inang. Eh, sa katunayan, oh. Eh, galing lamang ako sa pagkukulong ng mga leader. Sumang-ayon ba naman sila? Eh, sa lagayo, Inang, eh, meron mong sumasang-ayon at meron mang hindi. Alam naman ninyong aking mga katunggali, eh, pawang malalakas na haligi ng bayan. Ferdy, hindi ka kaya gahuling sa panahon. Ilang nang buta naman ang konbensyon? Iyan ang dahilan kung bakit higit kong kailangan ng inyong tulong ngayon. Mahigpit ang nabanasa ng minasyon, iho. Pagigiting ang iyong kalaban at subok na ang kanilang kakayahan sa politika. Nalalaman ko, Inay. Iisa namin layunin. Ang paghahanap ng lunas upang mahangos sa paghikaos at kahirapan ng ating bayan. Sila man ay may magagandang panukala, katulad ng ating mga hangarin, na ang ating bayan ay maging lalong dakila. Yan ay isang malaking pagsubok, anak. Nalalaman ko, Inay. Alin man sa amin ay maaaring magtagumpay. Ngunit umaasa pa rin ako na sana hindi ako mabigo. Ferdy, ako ay nananalig sa iyo, mga parya. Marami sila. Ayati meja ngamui na sang samit ngeng kami kaklat sabun.
Laing na laing. Daddy! How are you, kids? Fine, Daddy. Hi, Daddy. Siya, Tene. Nandito na din lamang ang daddy. Oh, sige, mauna na kayo, ha? Papalit lamang ko ng dami. Ferdy, sa Manila. Kanina ka pa ba doon? Ang lagay, eh. Nadinig ko lahat ang pag-awit mo. Nagsasanay lang naman ako, eh. Nagsasanay? Huwag mo sabihin, eh. Ngayong marami ka ng anak, eh, may balak pa mag-konserto. Hindi naman. Eh, kaya lang, dadala ko sa party. Baka kakumahilingan akong... Alam mo na? Party? Kanina party? Diyan, sa mga kaibigan ko. Oh, bakit ka naman natawa? Eh, paano nagdadahilan ka pa? Nalalaman ko naman kung bakit ka nagsasanay, ah. Ibig mo akong tulungan sa darating na halala. Eh, yun lang naman kung papayag ka. At kung mapapagpasensya ng mga nakikinig ang aking boses. Huwag mo nga sabihin yun, darling. Sa katunayan nga eh, utang ko sa iyo ang malaking bahagi na. Ikaw pinagkatagulo ng tao at hindi ako. Aba, tingnan ko si Ferdy pa magsalita ako. Bay, totoo naman yan, darling, hindi ba? Alam mo eh, utang kong malaki ito. Sa may kapal, ang pagkakalob sa akin ng isang tapat at mapagmahal na asawa. Nagkaroon pa ako ng isang inang dakila at saka mabait. At ang ating mga anak, puro malulusog. Marahil sapagkat ikaw ay mabait na anak, mabuting asawa, at isang ulirang ama ng tahanan. Ferdy! Zelda! Sino pa kayo kakain? Narin na, Inay. Hindi na lang kita ng gatas, baka nagugutong ka. Ferdy, napapansin kong mukhang malalim ang iyong lips. Bakit? Dahil sa bukas ng convention? Bakit mo naman papansin yun? Napakahalaga sa akin ang gagawin kong bisyong bukas na dyan. Sapagkat dyan nakasalalay, ang aking katuparan na ako'y makapaglingkod ng ganap sa ating bayan. Ayoko mag-igo sa aking pangarap. Alam mo, kapag marinis daw at tapat ang hangarin ng isang tao, kadalasan, yan ang nangyayari. At kung sadyang yan ang iginuwit ng tadhana sa iyong buhay, yan ang nangyayari. Magkagano na nga sana. Kung sakaling matanaw ko sa konvensyon, yan kaya maging dahilan upang magbago ka ng iyong... Hindi, Ferdy. Nang tayo ikasal, ay hindi ko malilimutan ang sinabi sa atin na tayo'y magsasalo sa hirap man at ginhawa. Kaya't kung ano man ang mangyari bukas, ang pagmamahal namin sa iyo ng iyong mga anak ay hindi pa mabawasan, bahagya man. Sa simulat mula pa ay napakabuti mo sa akin. Yun ang aking mga hinanakit noong una. Sapagkat nagiging kaagaw namin sa iyong pagmamahal at ang iyong pagtingin ang iyong mga gawain. Ngunit nang isama mo ako sa iyong mga kampanya at nakarating ako sa mga iba't ibang lugar, ay nakita ko ang kahirapan ng ating mga kababayan na nangangailangan ng iyong tulong. At matuto akong maging maunawain. Sapagkat kung ang maliit na bagay na may tulong natin sa
kanila ay ating pangipagkakait. Ay kapwa tayo nabigo sa ating hangarin sa buhay. Paano ko magagantihan ang lahat ng iyong pagpapakasakit? Ipagpatuloy mo ang iyong paglilingkod sa kanila. Yan ay sapat ng kabayaran para sa akin. Napakapalad ko, Melody. Ikaw ang babaeng aking pinakasala. Dahil sa iyo, nabubuhay ang aking pag-asa. At dahil din sa iyo, ang anumang mga kinabukas ang aking sapitin, ay hindi ko katatakutan. Salamat. Magpahinga ka na. Idalangin na lang natin na sana'y magtagumpay ka. Kung ano magiging wakas ng komisyong ito ng nasyonalista party. At bilang pagkabas sa umiiran na patakaran ng lapi ang nasyonalista, ay muling magkakaroon ng kutuhan ng mga delegado hanggang sa magkuha ng isa sa mga kandidato sa pagkapangulo ang 60% boto ng kalabangan sa kanya ng mga kalat. Ang nakuhang boto ni Sen. Marcos, bagamat siya ang nangunguna sa kanyang mga katunggali, ay hindi umabot sa kanyang porsyento. Tuna! Tuna po! Kitikiting pa kayo! Nakinig pa kami ng radyo eh. Nadinig pa nga ho namin ng daddy nagsalita. Wala sana si daddy. Naku, ang daddy imo eh nasa konvensyon pa. At ang mami naman, puntahan. Ayun naman mga bata kayo, matutulog na kayo sapagkat kasado alas 12. Masama na po po yun sa mga bata. Lakat! Lakat! Mahal na Panginoon, minsan pa akong dumutulog sa inyo. Para sa inyong walang hanggang ako at patnubay. Mula pa sa aking kamusmusan, ay kayo na po ang tumutulong sa akin at lumulutas sa aking mga suliranin. Ngayon ay may panibagong diding na lumalambong sa aming buhay ni Ferdy. Iniiwan ko po sa inyong mga kamay ang aming kapalaran. At anuman ang maging wakas ng kumbensyon bukas, kung yan ang sadyang ginuhit ng tadhana para sa amin ni Ferdy, ay maasahan po ninyong tatanggapin namin ng buong puso. Inuulit ko po ang aming taus-pusong pasasalamat sa mga biyayang pinagkaloob po sa amin at naway patnubayan mo po kaming lagi sa aming mga araw pang darating. Ferdinand E. Marcos, one of the convention, and emerged as the standard bearer of the Nacionalista Party in the presidential elections of 1965. He fought a long and bitterly contested campaign for the presidency. When the nation cast its vote on November 9th, the choice was Marcos and his running mate, Fernando Lopez. On December 31st, 1965, Ferdinand E. Marcos took his oath of office at the Luneta Grandstand at exactly 12 o'clock high noon as the new president of the Republic of the Philippines. For him, this was not the end, but a beginning.
The destiny of this country depends on the destiny of the man who is at the helm of its government. The eyes of all Asia and the entire world are upon Ferdinand E. Marcos, man of destiny. Kasaysaya ng bansa, ang panahong ang bayay lumuluha at dumarayin sa dalita. Nasa ating binang luna upang ang busay magwakas, ang Pilipinas ay lingapin, magsama-sama tayong lahat. Kung ang langit sa bayang ito ay namamanot pa ng dilim, ay asahang muling darating.